kutsara, tayo ay muling nagbabalik para sa isa na namang bagong recipe kung saan isinuggest ng ating matalik na kaibigan na si Edric San Jose. So, kikimutan lang natin ng very, very light at ang langhak-sarap na bida ang saya na Jollibee Chicken Joy. So, ang mga kakailanganin natin ay, syempre, ang kanin. So, sinain ko na yan kanina. Ang in-order ko actually is Jollibee na isang bucket, yung 6 pieces lang. Kasi mas makakatipid ako kaysa pag-umorder pa ako na may rice. Yun. At syempre ang cheese, pwede po tayong gumamit ng Eden cheese or yung quick melt. So yung available lang sa akin ngayon ay ang Eden cheese. Susunod natin ay ang konting mantika. Eto siya. So konti lang na mantika yung kakailanganin natin. At tapos ang tinatawag nating langhap sarap Jollibee Chicken Joy. Eto po siya. So 6 pieces nga po ito. Ayan. Ayan po. So, ayan. Ito na nga po siya. So, ito na nga. Kunin ko to. Mas maganda kung ang ginagamit natin or pwede tayong mag-order sa Jollibee, sasabi lang natin na SO thigh part, SO breast part, kasi hindi siya masyadong mabuto. Okay, so, siguraduhin natin na maganda yung pagkakaslice natin sa kanya. Ayan. Tapos, mas maganda siguro tanggalin natin muna yung mga buto. Ayan. 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 Para na nun sa ating mga ano yan, alaga. Para kay bantay yung mga buto-buto na yan. Hindi naman pwede kay kunin. Kasi baka mapinik mo yung mabuto. Ayan. So, ganito siya. Ayan, ang ganda. So, susunod natin ay ang cheese. Eden cheese. Ito na nga. I-kembok ko muna to. At bubuksan ko na ang ating mga gravy para madali tayong kumemblar. Ayan. Pakalat na ako. So, eto na yung bake pan natin. Okay. Bake pan, ilalagay natin ang syuntika or mantika. Ayan. Lagyan natin ng ganyan. So, hindi na natin kailangan pa ng brush. MME na lang natin na ganyan. Ayun. Para lang hindi masyadong magdikit mamaya kapag nasa bake at saka nagbibigay din siguro ito ng kakaibang eksena mamaya. So, tayo naglalaro. Para lang natin inexinahan yung ating kanin. Eto na nga. Lagyan na natin ang ating chicken. Parang Gordon Blue lang, nilip pinatong mo sa kanin. Pero guys, ang lasa super. As in. Tapos, isusunod natin ngayon ay ang gravy. Parang ready na lahat yung mga ingredients natin. Andiyan na lang. Ayan. So, sinisetok natin yan. Napaka-generous natin ngayon sa gravy. Kasi tatlo lang talaga yung binibigay sa isang bucket. Pero nagsabi ako na pwede bang ng extra gravy? Okay. May bayad ba to? O may bayad yung extra gravy? Pero hindi kasi ako umorder. Si Marchie yung umorder. Okay, tapos eto na nga.
ilalagay na natin ang pamatay na cheese. Sana wag kukulangin yung cheese ko. Eksakto lang talaga. Ayun. Pili ko naman, parang aabot naman. Pero sana, aabot talaga. Pero kung hindi man, syempre, oh my God. Oh my God. OMG. Eto na nga, umabot nga. May pasobra pa akong isa. Ayun. So, alam naman, ilagay ko pa yan para lang may art. Syempre, kailangan natin ginisan. Linis-linis. Ayun. So, pwede siguro natin lagyan ng foil or pwedeng ganyan lang siya. Kasi minsan kasi, nasusunog yung cheese. Pero titingnan natin kapag halimbawa may eksena magaganap mamaya, nalagyan natin ng aluminum foil sa taas. Okay? So, hintay! Hintayin natin ang mahiwagang kutsara. Okay? Babalikan natin at pupunta muna ako sa may oven. Pak! Okay, so, eto na nga. At prepare na para prepare na ito para ipasok natin sa ating mahiwagang oven. Okay? Mainit na siya. Actually, preheat na yan. Tapos, kita timer natin siya ng mga 5 minutes muna. 5, ayun. So, abangan natin. Excited na talaga ako. Ito na nga mga kutsara. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please subscribe na and share, like, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated. At sa mga inyong suggestion, mag-comment down below. Okay? Mga kutsara, hanggang sa susunod na recipe. Paalam!